Nandiyan pala kayo. Hello guys, good morning. Nandito na naman ako. Dumating na naman ang oras ng pamumroblema kung ano ang kakainin breakfast. Ano? So, mag-iisip tayo ngayon kung ano ang magandang iluto. Pero bago yan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng aking subscribers at viewers around the world. At sa lahat ng aking mga police friends na sumusuporta. So, Dzień dobry, Cisco Polakov. Dzień dobry, Sawi Europejskiego. At dito naman sa aking mga Belgian friends na aking din mga subscribers. Guy Morgan Alimal. So, sa lahat po ng mga nasa Pilipinas, magandang araw. Mga katagalugan, ano? At dyan sa lahat ng mga Bisaya, maayong buntag sa tanang Bisaya. Mabuhay po tayong lahat. So, anyway, guys. Ano ka maluluto, ano? Umaga na naman. So, titingnan natin kung anong laman ng refrigerator muna, ano? Guys, ito yung design ng kung dito, ng refrigerator. Dahan-dahan, titingnan natin ko ano ang laman. Naku po! Nanang ko, naubos na. Naubos na ang laman. Ang natitira na lamang ay pechay. Dalawang pechay. Ano to? Margarine. Ah, para sa steak. Pero, not much. Ayun pa pala, meron pa pala siya isang malaki-laki, ano? Na margarine para sa paggagawa ng steak. Meron din ditong cheese. Ano? At doon naman ay merong yogurt, ano? Pero, wala nang laman, eh. So, palagay ko, oras na. Oras na ng pamimili. Oras na ng pagpunta sa market, ano? Ano-ano ba itong mga naan dito? Naku! Nahurot na! Talaga ubus na! Oops! What is that? Dagupan gisado bagoong! Wow! At itong isa? Uy! Pipino! Ito ay pipino dito sa Belgium, ano? Gustong-gusto to ng mga kuan eh. Gustong-gusto to ng mga European. Pati mga Polish National, gustong-gusto 'yan, no? Yan ay pipino. Aww. Maliit na pipino. Ayun, itong isa naman ay black bean garlic sauce. Ha? Black bean garlic sauce. At ito namang isa ay ano 'yan? Hoisin sauce. Lee Kum Ki. Lee Kum Ki, Hong Kong. Pang-inchik pala. At merong kalahating sibuyas. Kalahating sibuyas. At nasa ilalim may cheese. Ano ba yun? Sa ilalim. Hoy! Hindi na pala pwede magluto ng ginataan. Kakapiraso na yung luya. Nahurot na ang tanan. Half milk. Nutella. And mayonnaise. Yeah. Nakita nyo naman kanina doon guys na mayroong kalahating sibuyas, ano? Sa refrigerator. Pero ayon sa mga eksperto sa pag-aaral ng science, ano? Hindi raw maganda ang nagiiwan ng kalahati ng sibuyas. What? Kung gagamitin daw ang sibuyas, kinakailangan ay uubusin 'to. Hindi mo pwedeng kang mag-iwan ng kalahati, ilalagay sa refrigerator or somewhere, ano? Kasi ang sibuyas daw kapag binuksan mo na, humihigop daw siya ng mga iba't ibang bakterya. Aww. Kaya guys, tandaan po natin, ano?
Ang sibuyas, kapag kumuha tayo ng isang buo para magluto, gamitin na po natin isang buo. At kung talaga naman sobrang dami, sorry na lang. Talaga mapapatapon yung kalahati, no? Kasi hindi raw maganda na nagtitira ng kalahati ng sibuyas. Kailangan talaga ubusin. Ito pong sibuyas, alam naman po ninyo, ay non-toxic. Ano? So titingnan naman natin yung freezer, ano? Kung ano yung makikita natin nung pwedeng maiduto. So guys, itapon ko na itong sibuyas, ha? So guys, titingnan ko naman ngayon kung ano ang laman ng freezer. Titingnan natin itong tumandang itaas. Kung ano makikita rito. Banana leaves. Ito. Mukhang makakagawa na naman ng suman. Ito naman. French fries. Ang loob ay giniling na baboy. O kaya naman ito nasa loob na ito. Uy, ube. Frozen ube. Siguradong produktong Pinoy ito. Asian choice. Purple yam chunks. Mukhang makakagawa tayo ng ube cheese pandesal. Ito naman ay isda, ano? Ito namang isa. Hoy. Ang kaisa-isang hotdog ni Juan. Prosin na prosin. Matigas na matigas. Ito naman ay frozen fish. Galing yata ito sa kanal. Ito yata yung bigay ng aking friend. Frozen fish. Dito na natin, ano, kung ano ba inuluto. Ito naman ay ano siya? Cheese hotdog, premium quality, meaty and juicy. Filipino products. Ayan, ano? Kabayan. Philippine products. Ito naman ay buko, ano? Yang coconut. Yang coconut, parang buko salad. Oh, marami pa sa loob. Meron ng isda. Ito naman isa. Isa ay paan ng manok. Baboy at manok. Baboy pa rin. Always pork. Lahat ay pampabata. Pampabata lahat ang ating mailuluto. Ay nako. Ano yan? Isan to? Chicken skin 2 kilograms, 575 euro. Oh. So guys, ang napili ko munang iluto ngayon na pang breakfast ay itong hotdog, ano? Hindi naman siya tender juicy hotdog pero Philippine product, ano? So kasi ito yung pinakamadaling iluto sa mga oras na ito. And then mamaya, pagkakain, yayakadin ko si Bis. Itong partner ko, ha? Si Bis, kasi siya Bisaya, no? Ako naman si Tag, dahil ako yung Tagalog. So, yayakadin ko mamaya si Bis, pumunta kami sa market, kasi meron mga ilan
na kailangan dito sa kitchen na nawala eh. So mamaya pupunta kami. Pero parang trip kong maglakad ngayon eh. Kaya hindi muna ako manghihiram ng kotse sa kapitbahay. Gusto ko maglakad kasi prosin sa labas. Para makita ninyo ha, samahan nyo kami. Pero sa ngayon, magluluto muna ako kakain, ano? Bago lalabas. Kaya guys, huwag kayong bibitaw. Subaybayan nyo lang kami. Habang kami naglalakad sa labas mamaya. Hello guys, palabas kami ng bahay. Papunta kami ng tindahan ngayon. Dala-dala ko itong aking BMW, ha? Yan guys. Dadaan ko. Saan? Yeah. Oo, oh, kasi dadaan ako ng tindahan pa eh. Sige. Dadaan ko itong tindahan. Dadaan ko ng tindahan sa ano sa mga cellphonean kasi no, nasira yung ano ko eh. Charger eh. So yan. Maglalakad kami eh. So samahan nyo kami guys maglakad. Ayan si Tag. Dala-dala niya yung BMW. Ayan na. Ayan, pinayos pa kasi yung sasakyan namin eh. Ayan muna ang dala namin ngayon. Papuntang tindahan. Christmas. Hindi mo makikita dito guys ang yung ano, yung spirit of Christmas. Hindi masyado makita gawa ng wala. Hindi katulad sa Pinas talaga. Kahit may ano ngayon eh. Talagang ganda-ganda sa atin. Feel na feel ang Pasko. Dito talaga malungkot. Itong mga dadaan na namin, naguhit ang kalsada guys, sasabihin ko sa inyo kung anong mga ibig sabihin yan, ano? Ito ay napaka-importante, lalo na sa mga driver. Ito naman guys, ang red lane ay para sa mga nagbabike, at ito naman pedestrian lane ay para sa tawiran lamang ng mga tao, ano? Kung mapapansin ninyo, bago dumating ang red lane, mapapansin nyo, bago dumating ang red lane, meron siyang araw na puti. So, kinakailangan na ang sasakyan ay titigil ng bahagya. Dahil maaaring may dumaan na nagbabike o taong tatawid, ano? So, yan ay talagang kinakailangan titigil ng bahagya dyan. Kinakailangan titignan mabuti. Napaka-importante po niya na hindi po tayo maka-aksidente ng mga nagbabike o ng mga taong tatawid. Kung mapapansin po ninyo doon sa Mandaraon, meron ding araw, ang sasakyan ay titigil din ng bahagya. Titigil ng bahagya dahil ibig sabihin na hindi siya priority, ano? Ganun po yan. So, kung dadari-daritso lamang sila, kung makikita nila na libre yung kabilang side. Susa sa ulo, para makita kong bagay. Yan, pangginaw. O, yan na si si Bis, namimili na. Yan ay pang quarantine pa eh. Magkano yan? 2 euro. 2 euro 59. Mga kukunin, paper, ano? Paper plate o yung aluminum na kuha ng grill? Baga nag-grill. Sana na, ano, wala namang, ano, kwadrado. Luto ng leche plan.
Hmm, sige doon. Sapin-sapin. Kailangan ko ng mga maliliit na box. Guys, sabili tayo dito. Ang patanggal ng ano? Ng blackheads at saka whiteheads. Ayan. Try natin to. Ah, vacuum. Vacuum facial cleaner. Okay. Okay. Meron din ditong mga kwan, mga pilik mata. Ayan guys, para sa mga walang pilik mata. Mga walang eyelashes. Ayan, ayun naman. May mascara. Storage for cosmetics and jewelry. Ayun naman. Mga artificial na kuko. Eyeliner gel. Ano na nabili mo dyan? Ito guys, meron akong biniling lapis para sa akin nga po. Kasi malimit na mawala sa school. Normally meron ako ito sa bahay. Ginamit naman ng aking anak na bunso. O, ito na naman ang bago. O yan, dalawa yan. Hindi, para sa akin ka po. Sa'yo, si madam na lamang ang pupunta sa loob ng tindahan. Magpapaiwan na lamang ako dito. Ayan na guys. Yung mga nabili na si madam. Banan. Parang masyado yata ang punong-puno. Ah, plastic. Ayan guys. Ito ang buhay namin dito. Ayan guys, ano, pulubis. Pulubis. Ayan. Pulubis sa Belgium. Napakod. Ay. Ayan guys, dalawa na kami dito ng pulubis na babantay dito sa gilid ng street. Ha? Ay, kawawa. Kawawa mga bata. Dalawa na kami ngayon dito maglalagay ng lata. Uwi na muna kami. Lakad uli. Pauwi. Yan guys. Bit-bit at hila ko naman yung ano. Okay pa selfie mo? Hila. Yan guys. Ganito ang buhay pag pag weekend. Ito na namimili kami, nag-grocery. Yan. Yan, mamaya may himasal na yan. Talaga na yung braso niya yan mamaya. Kakain ako ng kuwan. Kakain ako mamaya ng marami saging. Kakain ako ng maraming banana.
bigat din yung dala ko, guys. Bigat. Kasi tubig ang laman nito eh. At saka yung pang ano, yung pang laba na liquid ang gamit sa paglaba. Oh, guys, nandito na kami ngayon dalawa sa bahay. Pawis na pawis. Kahit naman nabisa labas, pinawisa sa bigat ng, mga binuhat, binitbit. Ay, hila-hila, bitbit. Oo. Oh, napagod. Yung magandang banding din. Ay, napagod sa pabubuhat, kaya kakain muna ako ng saging. Pampalakas ng tuhod. Pampalakas. Ang saging. Ang saging ay nagtataglay ng potassium. Tandaan po ninyo yan. Ang saging ay nakakatulong pampaganda ng tulog sa gabi. Pampakinis ng balat. Tingnan mo yung mga unggoy. Di ba wala silang mga ano, paghihawat? Hey guys, totoo yun. Pampaganda ng tulog. Nakakatulong sa pagtulog sa gabi. At saka ang saging ay nagtataglay ng potassium. Kaya malakas ang katawan. Ano? Kasi yung mga nanghihina, ano? Yung parang mga lampa, ganun, na bigla na natutumba, kailangan po nila ng potassium. Oh. Saging, ang mayaman sa potassium. Aww. So, ito, oh, ang aming mga pinamili, tingnan ninyo. Oh, ayan lang guys, ang pinamili ni Madam. Meron ditong spinach. Ito'y pampalakas din to, katulad ni Papay. Papay, di Sailor Man. Put. Oh yan, spinach. Mushroom. Ito naman ay para sa mga nagda-diet. Ngayon, pag mainit ang panahon, ayan, nakahagip si Madam ng electric pan. Kumandar ba? Oh, hindi, wala pa kasi yung battery. Ah, walang battery. Isip ko kasi pag bakasyon sa Pinas, naka-mask, may mask at saka ano, facial, kaya maganda yan. Mainit. Baong-baong siguro sa aeroplano. Yeah, yeah. Saka ito pa pala guys, apple. Yan nakakasala si Adan at saka si Iba. Apple. Ang sabi guys, nung kumain daw si Adan ng masanas dahil tinukso daw nung ahas, ano? Eh, namulat daw sa katotohanan si Adan. At nawala sa kanyang sarili. Eh, sana, pag kumagat ako ng masanas ngayon, mawala rin ako sa sarili ko. Baliktad kaya yata, guys. Kasi nga pala, guys. Nung last year na umuwi ako ng Pilipinas, hindi naman mismo itong huli, itong nakakarampang isa, ano. Nag-uwi ako ng 2 kilo masanas, nilagay ko sa baggage ko kasi meron pa namang space yung kilo. Nung matikman ng pamilya ko yung masanas, talagang kakaiba. Ibang iba lasa. Pati teacher nung anak ko, eh, tumigim ng masanas. Iba talaga. Hindi katulad ng masanas sa Pilipinas. So, I wish na sana lahat kayo matikman nyo rin ng masanas dito. Iyon na gold, kung tawagin. Ibang iba talaga lutong ng masanas. At saka kung meron man siya ko din asin, sariyo mga sariwa yung lasa. Lasang bagong kuha. Ngayon pa guys. Ano to, oil? Olive oil. Olive oil. Luya. Roasted and salted peanuts. No? Milk. Inom kayo ng gatas para malusog. Ay, milk pa rin. Ay, ito yung pampabango sa damit. Parang kung siya, parang siyang downy. Parang siyang downy sa Pilipinas. Ito naman ang sabong panlaba.
Marami ng maraming damit. Ano ba natitira? Tubig. Water. Natitira na lamang itubig at saka resibo. Alam niyo ba guys? Yung mga lolo at lola, kailangan na uminom ng gatas, ano? Kasi tumatanda na. Para malakas-lakas. Ang sabi nga ni Francisco Baltazar, ang gatas. Uminom ka ng gatas sa ikaw ay lalakad. Ito yun. Gatas. Milk. Guys, huwag pala kayong kumain ng apple. Nakakasira ng ulo yan. Guys, salamat sa aming mga subscribers at viewers sa patuloy po ninyong pagtakilig sa aming video, ano? Maraming pong salamat. Sana po kahit paano sa aming maiksing video ay meron po kayong napulot na aral at nabigyan po namin kayo ng kahit konting kasiyahan. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli!